pagninilay natin ngayon sa hapong ito ay bibigyan din po natin tayong lahat, hindi lang po ang mga pari, hindi lang mga obispo, lahat ng mga naglingkod, hindi lang mga religious brothers, kundi tayong lahat ay sikapin nating tingnan na pwede rin tayong maging pastol. At sa pagiging pastol po natin, mamaya iintindihin natin paano natin ito gagampanan. Kaya po, siguro ang mahalaga natin tingnan muna ngayon at pagnilayan ay anong mga katangian meron ang mabuting pastol, ano ang kanyang ginawa na pwede po nating matularan. Ika nga, kung tayo pong lahat ay kikilos bilang mabuting pastol, paano natin ito gagawin? Anong titingnan natin kay Jesus na siyang ating mabuting pastol? Kauna-unahan po, ayon sa ating mga pagbasa, doon ay nakita natin na ang isang mabuting pastol ay tunay na kumikilala sa kaniyang mga tupa. Ang pagkilala, ang isang unang pagkilos ng pagpapakita ng isang mabuting pastol. At ito nga po, narinig natin sa Ebanghelyo, sinasabi, kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako naman ay nakikilala nila. Yung pong pagkilalang ito ay nangangahulugan po ng pagkaalam sa sitwasyon, sa kalagayan, sa nararamdaman ng kanyang tupa. Ang isang mabuting pastol ay ikang ay marunong makiramdam, nakakabasa ng kalagayan ng sitwasyon. Ito po ang unang pinakita sa atin ng ating Panginoong Jesus. Kaya kung may panganib man, ramdam niya natatakot ang kanyang mga tupa na dapat niyang protektahan. Kaya yung unang-unang iyon na pagkilala ay pinapakita sa atin na yung ating siguro'y sa buhay natin, sa araw-araw natin pakikisalamuha, ay marunong tayong ating awareness ng kalagayan ng ating kapwa, lalo tigit kung sila po ay nasa sitwasyon ng panganib at kahirapan. Dito rin po ay pinakikita sa isang tunay na pagkilala, ang isang mabuting pastol kung talagang siya'y kumikilala, siya po ay marunong makinig, pinapakinggan niya ang tinig ng kaniyang mga tupa. Hindi po isang mabuting pastol yung utos lang ng utos. Hindi isang mabuting pastol na yung nagbibigay lang lahat ng mga guidance pero hindi niya nalalaman kung anong at hindi naririnig kung anong nilalaman ng puso ng kanyang sinasabihan. Kaya nga po, magandang isang katanungan na kung ikay mabuting pastol, nakapaglalaan ka ba ng panahon para pakinggan ang iyong mga tupa? Ayun po ay isang paraan din ng pagkilala. Pagkatapos ng bahagdan ng pagkilala, makita po natin ang isang pastol, ang isang mabuting pastol ay mayroong tunay na pagmamahal. Simula pa po noong unang panahon, simula pa ng sa lumang tipan, ipinakita na po sa atin ang Diyos hindi kumukupas ang kanyang pag-ibig, na ang Diyos bilang mabuting pastol ay naging matatag sa kanyang pagbibigay ng pagmamahal sa kanyang mga tupa. Pinaalala po ito ng ating salmo. Kanina po ay ating narinig, sinasabi, O pasalamatan ng Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Eh talaga ho nanatili. Noong pang panahon hanggang ngayon, ang pag-ibig ng Diyos hindi kumupas. Ipinaparamdam po sa atin ng Diyos na tayo'y kanyang mahal. Amen? Sabihin niyo po sarili niyo, mahal ako ng Diyos. Hindi po yun kasinungalingan. Totoong tayo'y minamahal ng Diyos. At yun po ng ating kalawang pagbasa sa sulat ni San Juan, sa unang sulat ni San Juan, ay dito'y mas lalong ipinakita sa atin kung anong uri ng pagmamahal ito. Kasi sabi niya, pinakamamahal, isipin niyong kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos. At yan ay totoo. Alam niyo po, noong tayo itunuring ng Diyos bilang anak, sa tingin ko, wala nang hihigit pa rito ng pagturing ng pagmamahal. Imagine mo na i-consider kanya, ituring ka bilang kanyang anak. Dati-rati, ang pakiramdam natin tayo alipin.
Pero nang si Jesus ay dumating, kanya pinaliwanag, sinabi sa mga apostol, hindi ko na kayo tinatawag na alipin, kayo'y aking mga kaibigan. Amen? So dito pa lang, ramdam na ramdam natin na hindi tayo yung parang nasa labas ng ika nga hindi kabilang sa kanyang kawan. Tayo kanyang minamahal. Hindi po nang iiwan ng Diyos, tayo po'y kanyang kasama. At itong ating ebanghelyo, may isang bahagi po doon na binanggit, sinasabi, isang paraan pa rin ng pagpapakita ng kanyang pagmamahal. Ang sabi po ni San Juan, mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. May ibang tupa, wala sa kulungan. Siguro'y naiwan o kaya'y tupang ligaw. Ano? May awit po tayong tupang ligaw. Ang sabi ni Jesus, kinakailangang sila'y alagaan ko rin. Napakaganda po ng refleksyon dito. Yung mga wala sa kawang ito, na sila'y tupa ko rin, nandun, pero siguro'y nagpakasaya na sa kanilang buhay sa mundo. Yung mga tupang marahil ay nakalimot na sa Diyos. Yung mga tupang talagang sinadyang tumalikod sa Diyos. Ang sabi ni Jesus, kabilang din yan. Hahanapin ko rin yan. Aalagaan ko rin yan. My dear friends, this is a manifestation of God's love. Ha? Lahat ay kanyang tinuturing. Lahat ay kanyang anak. So dito po, pag pinag-usapan natin ay pag-ibig ng Diyos, nangangahulugan lang po na nasa puso tayo ng Diyos. Ang isang mabuting pastol na nagmamahal, nasa kanyang puso yung kanyang minamahal. Kayo po ba'y may mga anak? Kayo ba'y may asawa? O single pa rin hanggang ngayon? Ha? O kayo naman ay may minamahal din? Kayo may magulang? Hindi maaaring sabihin nyo na walang kahit sino man dito sa loob at mga nakikinig sa atin na, ay, wala akong mahal. Napakalungkot naman ang buhay na ganon. Ano ho, ha? Kung talagang siya'y minamahal mo, lagi yang nasa puso mo. At dahil tayo'y mga anak ng Diyos, palagi tayong nasa puso ng Diyos. Yung po yung mabuting pastol na hindi man kailanman nawawala sa kanyang puso yung kanyang mga minamahal na mga anak, ang kanyang mga tupa. Yung binanggit po natin kanina, na meron din akong ibang tupang wala sa kawan na ito, ano ba ang ibig sabihin ng Panginoon doon? Dahil mahal ko kayo, ang bunga ng pagmamahal na ito ay ang kaisahan. Alam niyo po, ang isang mabuting pastol, laging magbibigay ng pagkakaisa sa kanyang kawan. Kung ito ay hindi mabuting pastol, makikita po ninyo sa kanyang mga kasama o sa kanyang inaalagaan. Mag-aaway-away po yan. Maghihiwa-hiwala yan. Magkakanya-kanya yan. Pero mabuting pastol, ang lagi niyang objective, lagi niyang kagustuhay, maging isa ang lahat. Kaya kahit na yung wala sa kawan na ito, wala sa kulungan na ito, hahanapin pa rin niya para ang lahat ay maging isang kawan sa may isang tupa. Yun po yung pinakita sa ating uri ng pagmamahal ng mabuting pastol. Bukod sa pagkilala, sa pagmamahal, tingnan din po natin yung pamumuhay ng pastol. Napakalinaw sa ating ebanghelyong sinasabi, ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Talaga pong nakalaan na ang buhay ng isang mabuting pastol para sa kanyang mga tupa. At pinakita po kanina sa unang bahagi natin ng ebanghelyo, sinasabi, ang mabuting pastol ay malaking pagkakaiba sa isang upahan lamang. Ano bang ginagawa na upahan? Pag may panganib, tumatakas, tumatakbo, lumalayo. Pero mga kapatid, ang mabuting pastol kailanman hindi tumatakas. Ang mabuting pastol kailanman hindi mang-iiwan. Kayo ba'y iniwan? Kayo ba'y tinakasan? Yung mga akala mong minamahal ka, bigla na lang nawala. Yung mga magulang na siyang dapat ay mag-aalaga sa iyo, sila mismo ang nawala. Hindi ito mabuting pastol. Ang mabuting pastol, mga kapatid, ay mayroong malasakit sa kanyang mga tupa. So dito po sa pagmamahal na ito, may pinakita at sa buhay ng mabuting pastol, nais lang pong iparamdam sa atin upang sa gayon ay
sa pagtulad natin sa Kanya, ay makita po natin na ang bawat isang tupa ay pinahahalagahan ng mabuting pastol. Lahat po tayo may kanya-kanyang pangalan. Lahat tayo ay nasa palad ng Diyos. Hindi kita malilimutan, nakaukit sa aking palad ang iyong pangalan. Di ba? Inaawit natin yun. Hindi inaawit sa patay. Nakaukit sa palad ng Diyos ang ating pangalan. Lahat po tayo. Lahat tayo ay mahalaga sa Diyos. Kaya sa buhay ng Diyos, yung kanyang pag-aalay ng buhay sa atin ay talagang pinahahalagahan niya ang bawat isang tupa. Nandun po yung tinatawag nating concern sa bawat isa. No? Bukod yan, pinakita rin po na ang buhay ng isang pastol, kung siya ay talagang mamumuhay ng tapat, ay ang kanyang pamumuhay dapat ay nakatuon lang doon sa kanyang paglilingkod sa kanyang mga tupa. Marami na po kayong narinig na mga pinuno nagsasabi, ako ang inyong ihalal at ako'y maglilingkod sa inyo. Pero pag nakaupo na, naglilingkod ay sa kanyang sarili. Mga kapatid, hindi na kailangan ipagsigawan ng sino mang lingkod. Kung siya'y talagang mabuting pastol, hindi na ito kailangang sabihin sapagkat sa buhay niya ay yon ang kanyang tutugdin. Yon ang kanyang gagawin. Kaya kung tayo po ay tutulad sa isang mabuting pastol, itatanong natin sa sarili natin, tayo ba ay meron tinatawag na service, yung paglilingkod sa ating kapwa? At bukod yan, sa pamumuhay ng isang mabuting pastol, ay kailangang maipakita po na tayo po ay truly dedicated sa bawat isa. At kung tayo ay may simpleng pamumuhay, ito ang hinahanap sa isang mabuting pastol. Kung payak na pamumuhay ang meron ng mabuting pastol, makapagtuto nito ng panahon at atensyon sa kanyang kawan. Pero kung masyado komplikado ang buhay, alam nyo, pag napakarami mga pinagkakaabalahan, isang tao na napakaraming mga iniisip, at lahat ng mga ikangay alalahanin sa kanyang buhay, pag gano'n ang nangyari, alam nyo po, hindi na mapapansin ang kawan. Bakit? Nakatuon lang sa kanyang sarili. So mga kapatid, ngayong nakita natin lahat ng ito, ay ang hamon sa ating lahat ay naisip paalala, kaya na sinabi ko po kanina, tayong lahat po ay pastol din. Amen? Kailangan tanggapin natin yon. Ikaw ay pastol. At ang magandang pagninilay dito ay hindi ang pare eh. Hindi naman ako obispo eh. Hindi naman ako religious eh. Hindi naman ako tinawag para maglingkod si ba. Yes. But you as a Christian, you receive the participation in baptism in the kingly, priestly, and prophetic function of Christ. Napakalinaw po ito sa ating katesismo. Dahil sa binyag, tayong lahat ay nakibahagi kay Kristo. At dahil diyan, pastol ka. Merong kang bukasyon. Merong kang tawag na dapat gampanan. Kaya pag ginag-usapan ay bukasyon, hindi lang po ito isang profession. Kahit na ikay merong profession, ituring mo rin itong isang bukasyon, isang tawag na kung saan diyan ka aasahan ng Diyos sa kung anong meron ka, anong katatayuan mo, anong posisyon mo, anong profession mo, anong trabaho mo, anong estado mo, diyan po tayo aasahan ng Diyos bilang pastol. Ang tanong, paano mo naisasubuhay ito? Yun po ang magandang hamon. At para diyan, para sagutin po natin yan, ito ang unang itatanong natin. Anong uri ng pamumuhay meron ka? Pastol. Anong uri ng buhay meron ka? Ha? Diba? Pag tinignan po natin yan, eh ako, kalayo ko pala. Kalayo kong maging pastol eh. Itong buhay na ito ang aking dinadala ngayon. Ay, napakalayo para maging pastol. Hindi talaga ako pwede, no? Pero para, lahat tayo, maaari. Tingnan niyo po, sa ganitong sitwasyon, kung mabuting pastol tayo, magandang maitanong po natin bilang hamon. Gaano kalaki o gaano karami ang panahon na ibinibigay mo sa iyong kapwa? Gaano karaming atensyon ang binibigay mo sa iyong anak? Halimbawa po, gaano karami na ang tulong na naibahagi mo sa kapwa mo bilang pastol? Gaano kalimit na ikaw ay nagdarasal para sa kapitbahay mo, sa kaibigan mo, sa kapwa mo? Pwede bang kahit man lang isang linggo
ay tingnan po natin ang lahat ng nangyari sa buong linggo. At pwede bang tingnan po natin sa loob ng isang linggo, nakapaglaan nga kaya ako ng kahit kaunting porsyento, ng kahit kaunting panahon, atensyon na naibigay ko sa kapwa. Kung titimbangin, kung kukuha po tayo ng timbangan ngayon, ilalagay kita sa isang parte at sa kabila naman ay naroon ang kapwa, alin kaya ang mas mabigat? Kung sasabihin, mabigat ka. Mabigat ako. Pag ikaw ang laging naandun ang weight, ibig sabihin, halos lahat ng nangyayari sa araw-araw ng buhay mo, halos sa lahat ng nangyayari sa buong linggo mo, ikaw lamang ang inisip mo. Nakaganon yung kapwa, oh. Tapos ikaw dun, ang bigat. Kailan kaya medyo mababalansin ng kaunti? Para naman makitang sa buhay natin ay nakapaglalaan naman pala ako kahit kaunti sa kapwa ko. Tingnan niyo po ang lahat ng ginastos niyo, ang kwenta ng lahat ng gastusin niyo. Narito, nakalagay bilang mabuting pastol, ako dapat ay nakatutulong din. Sa lahat ng gastos niyo sa buong buwan, isuman niyo nga po, meron bang napasingit doon na nagdonasyon ako sa hapag ng kalinga sa kapwa? Kabubukas lang natin ng Webes at marami pong nagbigay. Napakarami na rin pong nakinabang sa dilalang pagkain, dilata, mga kung ano mga mapapakinabangan sa araw-araw. Sa loob ng isang buwan, nakapagbigay ka kahit kaunti na maitulong sa kapwa. Pastol ka ba? Ay sarili mo lang ang pinapastol mo eh. Alam niyo, nakakatuwa ho, noong Webes, noong mismong pagbubukas natin, Noong gabing yon mismo, alam niyo, nakakatawa, may nagabot ng sobre, ano. Siyempre, hindi ko naman sasabihin ko sino, hindi naman nagpakilala din. Para po sa hapag kalinga, bahagi ko po, kasi alam ko marami nang kailangan. Hindi ko naman pinansin, lagi ko lang sa table, bukas na lang, sa office, sa submit. Eh, siyempre, pera yung ba, delikado na iwan doon. Kinuha ko, tininang ko, sinili. Ah! Wow! Nagulat ako. Kala ko 100 pesos. Alam mo bang kano? Chismis kaya yun? Chismis ba pag sinabi yun? Hindi naman. Pero magandang halimbawa kasi nagulat lang ako, surprise na lang ako. Alam nyo, isang abutan, 20,000. Para po sa nangangailangan. Siguro, naghahanap lang ng panahon na siya makatulong. Siguro, nasanay na talaga siya tumutulong. O yung iba naman, ay, magbe-birthday ako, hindi na lang ako maghahanda. Ipapadala ko na lang lahat, bigas at mga makakain gagastusin para sa mga nangangailangan. Mabuting pastol, nakapagbahagi. Yan po ang magandang gawain natin ay pinakita ng Panginoon na talagang nag-aalay ng hindi iniisip lamang ang kanyang sarili. Sa bandang huli, mga kapatid, bilang pangwakas, bilang mabuting pastol, siguro tingnan po natin, tumutugma ba yung buhay mo sa bukasyon mo? Anong profession mo? Teacher ka ba? Pulis ka ba? Manggagawa ka ba? Doktor ka ba? Magulang ka ba? Estudyante ka? Driver? Ano man po ang iyong posisyon sa buhay, yung isinasabuhay mo, tumutugma ba? Minsan, maririnig natin sabihin, oh, naturingan pang teacher. Eh, ang tinuturo at isinasabuhay ay maling-mali. Ay, kalayo eh. Hindi ko talaga paniniwala ang teacher eh. Ah, diba? Minsan makamigay tayo ng comments. Oh, minsan naman, nakakalungkot. Manggagawa lang simbahan. Father, yun pa kayo talaga manggagawa? Yun ba talagang, ano, talaga simbahan po ba yun? Bakit po ganun? Parang hindi namang iba naman ata ang gusto eh. Hihingi lang akong tulong ay parang gusto pa sa ibang panahon. Mapagtangi ho. Natatakot po ako. Ayun, nagtutugma ba talaga? Kaya magandang tingnan po natin. Ang sabi nga ng ating Panginoon, sabi ng ni Pope Francis, ay kailangan makitaan tayo ng magandang paumuhay upang masabi natin na tayo ay mabuting pastol. So mga kapatid, ngayong linggong ito, inuulit ko, hindi lang mga pari, ubispo, mga religious, kundi tayo rin ay inaanyayahang tularan ang buhay ng ating mabuting pastol. At dahil dyan, mga kapatid, kung tayo'y nakakalimot, kung tayo'y nakakalimot, ito po ang ating dasalin. Panginoon,
gawin mo po akong maging tapat sa aking bokasyon. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.